Limang bagay na hindi mo dapat ibahagi kanino man. Ang bawat tao ay may problema, ngunit kung ang sa iyo ay naging labis na nakakaalarma, ang iba ay iiwan ang kanila at makikipagdebate sa iyo. May mga bagay na dapat mong ibahagi sa mga tao at may mga bagay na hindi mo binabahagi sa mga tao gaano man sila kalapit sa iyo. Binuod ni Albert Einstein ang mga bagay na iyon sa lima lamang dahil kung magagawa mong panatilihing pribado ang limang bagay na ito, nahuhulog ang iba pang mga bagay sa limang ito. Tignan natin ang limang bagay na hindi mo dapat ibahagi sa mga tao. Number 1, ang sikreto sa iyong tagumpay. Hindi ito nangangahulugan na hindi mo maaaring mag-udyok at magbigay ng inspirasyon sa mga tao sa iyong tagumpay. Ngunit ang pagbabahagi ng mga sikretong iyon sa iyong tagumpay sa lahat ay hindi ipinapayo. Sa mundong ating ginagalawan, hindi mo talaga alam kung saan talaga ang mga tao. Mayroon pa rin tayong mga mabubuti, walang duda. Ito ay magiging isang kalamangan para sa iyo na gawin ang iyong normal na negosyo nang hindi na kailangang ibahagi kung paano at ang mga bagay na ginagawa mo ng palihim na ginagawa kang mas matagumpay kaysa iba. Kung sasabihin mo sa isang tao ang sikreto ng iyong tagumpay, ay susubukan ng mga tao na gawin ang parehong bagay. Ngunit kung mabigo sila, ay aakusahan kanila na hindi mo sinasabi sa kanila ang totoo. Kaya huwag mong sasabihin kahit kanino ang sikreto ng iyong tagumpay. Number 2, huwag ibahagi ang iyong problema sa sinuman. Ang pagbabahagi ng aming problema ay nagpapagaan at nakakabawas ng pasanin sa amin. Ngunit sa halip na lutasin ng mga problema, ay sasabihin ito sa mga tao. Maaari talagang madagdagan ito. Sa katunayan, 70% ng tao ay masaya na marinig ang tungkol sa iyong problema. At 10% lang ang talagang nagmamalasakit. Kaya mag-isip-isip ng 2 beses bago sabihin sa isang tao ang iyong problema. Huwag ibahagi ang iyong problema sa sinuman. Kapag nagbabahagi ka ng iyong problema sa mga tao, binubuksan mo ang iyong sarili upang magamit bilang isang bagay ng chismis. Napakaraming tao ang walang pakialam sa iyong mga problema. Ang iba sa kanila ay masaya na mayroon ka. Ang pinakamagandang bagay na magagawa mo sa iyong sarili ay humanap ng paraan upang malutas ang iyong mga problema. Ang hindi binubuksan ang iyong sarili sa mga tao, gaano mo man sila pinagkakatiwalaan, dapat manatiling pribado ang iyong problema. Maliban kung binabahagi mo ito sa iyong doktor, therapist o iba pang profesional para sa profesional na payo at tulong. Number 3, huwag ibahagi ang iyong mga pangarap sa sinuman. Kung naitakda mo na ang iyong mga layunin at ang iyong mga pangarap sa buhay, ay pinakamahusay na panatilihin ito sa iyong sarili. Dahil ang pagbabahagi nito ay maaaring makaapekto sa iyong pananaw at layunin at maaari kang mahadlangan nito. Laging tandaan na hindi ka makakakuha ng parehong payo o opinyon mula sa iba. Dahil lahat ng tao ay may iba't ibang pananaw. Kung pinag-uusapan ang pananaw, ang iyong pangarap ay maaaring tila isang biro o walang kwenta sa napakaraming tao. Maaring makakita ka ng liwanag habang sila ay nakakakita ng kadiliman. Kung hindi umalis si Jennifer Lopez sa bahay ng kanyang pamilya noong tutol ang kanyang ina sa kanyang pangarap, siguro hindi siya aabot ng ganito. Ngunit umalis siya ng bahay na alam kung ano ang hinaharap para sa kanya. Nakakita siya ng liwanag. Ngunit ang kanyang ina ay lubos na nakikita ang isa pang bagay. Magkaiba ang pananaw. Hindi dapat sumang-ayon sa iyo ang lahat. Ngunit hindi yun problema. Itago mo ito sa iyong sarili at patuloy na gawin ito hanggang sa ito'y maging katotohanan. Number 4, huwag ibahagi sa sinuman kung magkano ang iyong kinikita. Ang iyong kita ay tiyak na hindi dapat malaman ng iba. Kung ibinabahagi mo ang lahat ng bagay tungkol sa iyong kita at personal na pananalapi sa mga tao, maaakit mo ang hindi kinakailangang pagkamuhi para sa iyong sarili. Ang iyong kita at personal na pananalapi ay dapat nasa pagitan mo at ng iyong sarili.
Kung kailangan mo ng payo tungkol sa iyong pera, dapat mong ihatid ang mga tanong sa naaangkop na otoridad, hindi sa iyong mga kaibigan. Number 5. Huwag ibahagi ang mga problema ng iyong pamilya sa sinuman. Walang pamilya na walang problema. Ang iba ay may malaking problema, habang ang iba ay may maliit. Ngunit ang pagbabahagi ng problema sa isang tao ay hindi kailanman malulutas ang mga problemang ito. Ang pagbabahagi sa iba ay nagpapalala lamang ng problema. Ito ay tinatawag na mga problema sa pamilya at ito ay dapat manatili sa loob ng pamilya at mga miyembro nito. Walang ikatlong partido na dapat makibahagi dito. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang problema. Ngunit kung ang sa iyo ay nagiging masyadong nakaka-alarma, iiwan ng iba ang kanila at makikipag-debate sa iyo. Kung paano mo haharapin ang iyong problema sa pamilya sa labas ay napakahalaga. Kahit ano pa ang issue, nananatili pa rin silang pamilya mo. Walang makakapagpabago nun. Sa wakas, napakaraming bagay na dapat panatilihing pribado. Ngunit ang lima na ito ay napakahalaga. Kung maaari mong isa pribado ang mga ito, ang iba ay mahuhulog sa lugar.